city naman. Pero tama lang yun na pinagalitan siya ng iyong kapatid. Kasi, kapsalanan naman yun nila eh. Kasi, makukulit sila. Doon pa lang. So, alam mo, doon sa ating lesson na yun, nagalit din si Jesus. Talaga, kuya? Oo, at yan ang dapat nating abangan ngayon. Sige po, excited na ako. Magandang araw mga bata! Kumusta ang inyong naging linggo? Ngayon ay araw uli ng ating pananambahan sa Panginoon. Namimiss niyo na ba pumunta sa simbahan tuwing linggo upang sama-samang manalangin at manambahan sa Diyos? Marahil ay nais niyo na rin makabalik sa simbahan katulad noon. Alam niyo ba na noon ay nagpunta rin si Jesus sa simbahan? Samahan niyo ako at alamin natin kung ano ang nangyari nang minsan ay bumisita si Jesus sa templo. Bago tayo mag-umpisa, tayo ay manalangin ng saglit. Iyoko ang inyong ulo at ipikit ang inyong mata. Ama naming Diyos sa langit, nagpapasalamat po kami dahil sa araw na ito ay muli namin maririnig ang inyong salita. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at itinataas po namin ang lahat ng papuri sa inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kaganapang ito ay matatagpuan sa Book of John, chapter 2, verses 12 to 22. Sa nakalipas nating aralin, si Jesus ay dumalo sa isang kasal sa lugar ng Cana at pagkatapos ay lumusong patungo sa bayan ng puntawagin ay Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga disipulo. Nang sumapit ang pista ng Paskuwa or Feast of Passover, pumunta si Jesus sa templo sa Jerusalem upang dumalo sa pagdiriwang at manambahan sa Diyos. Matatandaan natin na ang pista ng Paskuwa ay pinagdiriwang ng mga Hudyo bilang pag-alala sa pagligtas sa kanila ng Diyos mula sa Ehipto. Ano kaya ang nadatnan ni Jesus sa templo? Dahil ang okasyong ito ay isa sa pinakamalaking selebrasyon ng mga Hudyo, taon-taon ay dinaragsa ang templo ng maraming tao. At hindi lang yun, kundi pati na rin ng mga baka, pupa, at kalapati. Oo, tama mga bata. Ang mistulang palengke ang loob ng templo dahil sa mga nagtitinda ng mga hayop na ginagamit na alay o sakripisyo ayon sa batas ni Moses. Bukod pa roon ay nagkalat rin ang mga tao na nangangalakal o namamalit ng salapi na ginagamit bilang pambayad ng buwis sa templo. Ano kaya ang naging reaksyon ni Jesus nang makita niya ang komosyon sa loob ng bahay ng Diyos? Nang ito'y natunghayan ni Jesus, gumawa siya ng panghagupit na lupid at kinabuhin niya silang lahat papalabas sa templo pati na mga paninda nilang tupa at baka. Itinapon o inihagis niya ang salapi ng mga nangangalakal o namamalit ng pera at itinumba ang kanilang mga mesa. Sa mga nagtitinda ng kalapati ay sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking ama." Bakit kaya ganun na lamang katindi ang pinakitang galit ni Jesus? Sa pagkakataong iyon, ay naalala ng kanyang mga disipulo ang nakasulat sa Psalm 69 verse 9 kung saan sinabi ni Haring David na mapapahamak ako dahil sa matinding pagmamahal ko sa inyong bahay. Para kay Jesus, isang malaking pag-insulto ang ginawa ng mga tao na gawing palengke ang mismong lugar kung saan dapat ay mataimting na nananambahan ang mga tao sa Diyos. Tila nakalimutan nila na ang bahay ng Diyos ay nararapat galangin
at nalayo ang kanilang atensyon sa pagsamba sa Panginoon dahil sa kanilang kagustuhan na kumita ng salapi. Kung si Jesus ay nagpakita ng matinding pagmamalasakit at paggalang sa templo ng Diyos, nararapat lamang na tayo rin ay magpakita ng mataas na pagpapahalaga sa ating pagsamba sa Panginoon. Dahil sa ginawang pagpapaalis ni Jesus sa mga nangangalakal, nagulat ang mga pinuno ng Hudyo at siya ay tinanong, "Anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mo may karapatan kang magpaalis ng mga tao dito?" Sinagot sila ni Jesus, "Tibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli." Takot siyang sumagot ng mga tao, "Ginawa ang templong ito ng 46 na taon at itatayo mo sa loob lamang na 3 araw? Pero hindi nila naitindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito at naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Bagamat hindi naniwala ang mga lider ng Hudyo sa kanyang tinuran, tinupad ni Jesus ang kanyang sinabi na itatayo niya ang templo pagkatapos ng 3 araw. Ang pagkasira ng templo ay sumisimbolo sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At ang muling pagkabuhay ni Jesus pagkatapos ng 3 araw ay tumutukoy sa pagtatayo ng bagong templo ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6, ang katawan ng mga nananampalataya kay Kristo ay siyang nagsisilbing templo ng banal na Espiritu. At dahil tayo ay pinamamahayan na ng Diyos, hindi na natin pagmamayari ang ating sarili. Binili niya na tayo sa napakataas na halaga. At ang halagang iyon ay walang iba kundi ang banal na dugo ni Kristo Jesus. Bilang mananampalataya, paano ba natin mapapanatiling malinis ang ating katawan na ngayon ay templo na ng banal na Espiritu? Katulad ng ginawa ni Jesus sa templo, alisin natin sa ating katawan o sa ating pamumuhay ang mga bagay na maaaring humadlang sa ating pagsamba sa Panginoon. Katulad na lang ng mga asal na sulungat sa banal na katangian ng Diyos. Pag-ibig sa salapi o pagkahumaling sa mga makamundong bagay higit pa sa pagpapahalaga natin sa Panginoon. Ang pananambahan natin sa Diyos ay hindi lamang dapat nakikita sa loob ng batong gusali o kapag tayo ay nagpupunta sa simbahan. Sa halip ay dapat na makita ito sa malugod nating pagsunod kay Kristo sa lahat ng panahon. Mga bata, naway may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat at magkita tayong muli sa susunod na linggo. Paalam! Okay kids, ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa 1 Corinthians 6 verse 19. Babasahin ko ha. What? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So, sabi dito sa ating memory verse ay ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu at ito ay hindi para sa atin at ang Espiritu yung nananakon dito sa ating katawan. Alam nyo ba mga bata? Dahil ang banal na Espiritu ay nananakon sa atin, dapat ito ay ginagamit natin para mapapurihan natin ang Diyos. Dapat mabigyan natin siya ng kapurihan sa araw-araw. At kung tayo naman ay nagkakasala o nakagawa ng mali sa ating kapwa, sa mga tao na nakapaligid sa atin, ingit natin yun ng tawad sa Diyos. So yun yung ating lesson ngayon at ang ating memory verse nawa ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa huli! Bye-bye! Thank you.